This song is called Banana Lingkod, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it. Welcome po sa The Word of God Everyday Gospel Facebook Live. Na ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw. Sapagkat bilang mga Katoliko, tayo po ay may Everyday Gospel na ibinibigay ang ating simbahan. Sapagkat tandaan po natin, hindi lamang po tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At ang ating Great Commission ay ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo, gawing alagad ang lahat ng mga tao. So, ginagamit po ng Panginoon ang ating mga Facebook para kahit hindi po tayo nakikita-kita, ay in spirit, magkaisa po tayo. So, hindi naman po siguro kawala na kapawasan sa 24 hours na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung bago man lang matapos ang araw ito, ay rinig tayo ng mensahe ng Panginoon. Yung ating masasabing daily gospel, kamukha po ngayon,
pagninilayan po natin ang Saturday Gospel. Sapagkat ngayon po ay July 16, 2022. At salamat sa Panginoon sapagkat bagamat napagod tayo buong araw, ito naman yung pagpapahinga natin kasama natin ng Panginoon. Kasalo natin siya sa hapag ng kanyang mga salita, kaya sana po ibigay natin ang ating buong puso at atensyon at kalimutan muna natin yung kapaguran, kalimutan muna natin yung mga problema in Jesus' name. Tayo po'y manalangin upang sa ganun maging karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo, Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong napakadakilang pangalan, ang iyong kapangyarihan at iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Napakabuti mo, Panginoon. God is good all the time. Talaga namang napakabuti ng Panginoon sapagkat binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon upang makalapit sa Kanya, magbalik loob, isuko ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama sapagkat nananalig ako na kapag ang Panginoong Hesus na ang Kanyang mga salita, ang ating pinagninilayan, naririto Siya kasama natin. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na nagawa ko sa nakalipas na oras. Sinadyaman niyo nung hindi, humihingi po ako ng kapatawaran. Bigyan mo po ako ng kababayan ng kaloobang gamitin mo lamang instrumento upang maipahayag ang iyong mabuting balita. Gayo din, Panginoon, itinadalangin ko ang makakarinig ng iyong mabuting balita, Lord. Hipuin mo po ang kanilang puso, ang kanilang espiritu, upang sa ganun, pare-pareho kaming nakikinig lamang na may kababaang loob. Ikaw ang bida sa Facebook Live na ito, Lord. At sana yung Saturday Gospel, yung Word of God na maririnig namin, tumimo sa aming puso. At higit sa lahat, ito'y aming ma-share sa iba, Lord. Bigyan mo po ako ng karunungan upang sa ganun yung wisdom na yun ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Not my will, but your will be done, my Lord. Yung kalooban mo ang mangyari sa gabing ito. Kumilos ka ba na Espiritu, come Holy Spirit, we need you. Naniniwala ako na gagabayan tayo ng Panginoon. Nawa, pare-pareho tayong makinig sa kanyang mensahe. Ang lahat ng ito ay dalain ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Katulad ng sinabi ko kanina, ang layunin ng Facebook Live na ito, kaya siya nag-e-ere everyday, is yung bigyan natin ng atensyon yung ating kaugnayan natin sa Panginoon. Hindi naman kasi sapat na tuwing linggo lang tayo nakakarinig ng gospel. Dapat po everyday. Sana pagkasamin natin na araw-araw, makarinig tayo ng gospel for the day. Eh, hindi naman po nawawala yan, no? Kung halimbawa, may Bible ka dyan, gamitin mo. O kung wala ka namang Bible, magsimula ka muna sa pakikinig. Kasi doon naman nagsisimula ang lahat, eh. Di po ba? Yung makarinig ka muna, hanggang sa unti-unti, magkakaroon ka ng interes, hanggang sa ikaw na yung nangangaral lang salita ng Panginoon. Amen. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde. Ako po ginagamit naman ng Panginoon upang sa ganun ng kanyang mga salita ay mapaabot through social media. Di po ba? Sabi ko nga kahit hindi po tayo nakikita-kita, in spirit magkaisa po tayo. In spirit, sambahin po natin ang Panginoon at pasalamatan. Sapagkat ginawa na niyang magaan ang pakikinig ng kanyang mabuting balita. So, nasa sa atin na po yung kung tatama rin tayong makinig. Eh, sa palagay ko naman po kahit nakahiga kayo ngayon sa kama niyo, o kumakain pa kayo, o nasa biyahe kayo, sabi nga, pag gusto, may paraan kung ayaw, sangkaterba ang dahilan. So, ako sa totoo lang, wala na akong maisip dahilan kung o excuse na pwedeng gawin ng isang tao para hindi makarinig ng mabuting balita. At ang mabuting balita po natin ngayon ay manggagaling kay San Mateo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang lingkod na hinirang. Alam ito ni Jesus kahit umalis siya roon.
Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay bibigay sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya'y sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahampay, ni hindi rin papatayin ang maandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay mapagtagumpayan niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ilalagak." Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat, no? Sa mga, kumbaga, ituring natin mainit-init pa na tawag dito, pagkain ang salita ng Panginoon. Kasi, biro mo, no, sa bumaghapon, nabusog tayo yung physical nating katawan, maaaring iba sa inyo, umiinom pa ng mga maintenance, vitamins, o anything, di ba? Pero huwag natin kakalimutan na napakahalaga ng ating spiritual na kaugnayan sa Panginoon. Kaya sana, huwag natin tanggalin sa ating schedule na, ay, sa umaga, maliligo ako, papasok ko ng trabaho, babiyahe ako, tapos gagawin ko yung mga responsibilidad ko sa trabaho, tapos nun, uuwi ako, hindi ba? Tapos ano, tutulog ka na lang, parang may kulang, not parang, matalagang may kulang. At yun yung ating spiritual na kaugnayan sa Panginoon. So, kailangan talaga makakarinig po tayo ng salita ng Panginoon every day. Kasi yun po ang magbibigay ng kalakasan sa atin para yung mga virus ng kasalanan ay ating makas out in Jesus' name. Ang tao nga walang interes sa salita ng Panginoon, karaniwan yun yung mga taong madaling mahulog sa tukso. Yun yung mga taong nanghihina kaagad kapag kami pagsubok. Pero kung lagi tayong nagre-remind na, ay, ang salita ng Panginoon, ito po yung kayamanang nakatago na nakukay. At talaga namang, hindi ba, pangangalagaan natin. Huwag natin kakalimutan na ang salita ng Diyos, ano yan eh, makapangyarihan. Di po ba, pag nasisimba tayo, naalala po natin yung sinasabi natin no, na yung luluhod tayo bago tayo kumuha ng communion, anong sinasabi natin? Panginoon, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi po ba? Ibig sabihin, isang salita lang pala ay gagaling na tayo eh. Ito, sangkaterba ang salita. Ang word of God na ibinibigay sa atin. Dapat talaga magaling na tayo ngayon. Kasi, malakas man tayo physically, pero spiritually, dyan tayo dinadali ng tiyablo. Binibigyan niya tayo ng sakit. Binubulag niya ang ating pananampalataya. So, muli ako si Sister Angelica Dorde. Ako po yung founder ng The Word of God Everyday Gospel Facebook Live. Asawa naman ng Panginoon. Matagal-tagal ko na rin siya nakilala. Siguro may isang dekada na, no? And sa loob ng mahigit sampung taon na yan, ay napakarami talagang pagsubok na dumating sa buhay ko. Kasi hindi naman po talaga bed of roses ang pagbabalik loob sa Panginoon. Dahil ang unang-unang kalaban natin ay ang ating mga sarili. Diba? Marami kang bisyo, tatalikuran mo yon para sa Panginoon. So, marami kang kaaway, kababatiin mo yon para sa Panginoon. Diba? Talagang struggle eh. Struggle talaga ang makipagrelasyon sa Panginoon. Pero, kahit maraming pagsubok, lahat ay gumagaan. Kasi alam natin, may kumikilos na banal na espiritu. So, huwag tayong matakot. Diba? Huwag tayong matakot kasi ang Diyos naman ay talagang mapagpala. Kabi nga, sa isang daang tupa, mawala lang isa, hinahanap na niya. At maaaring hindi naman nagkataon na nakikinig ka ngayon, ikaw yung isa sa mga tupa na gustong hanapin at dalhin muli ng ating pastol sa kanyang pastulan. Amen? So, narinig po natin kanina, basa po natin, narinig natin kanina, yung gospel. So, ito po ay nanggaling kay Mateo, chapter 12, verses 14 to 21.
tungkol to sa lingkod na hinirang. Amen. So, Saturday Gospel po, July 16, 2022, ang ating po pangninilayan. At ilagyan ko po to ng hashtag palabad. Yan. Naglalagay po ko ng hashtag para matandaan natin yung mensahe ni Lord. Kumbaga, ito yung reflection ko, meron ka ding reflection. Pero isa lang sigurado, para pareho tayong tatamaan ng mensahe ng Panginoon. Amen? Ito yung pagkain nakakabusog, pero pagkain din magbibigay sa atin ng sustansya. So, ibigay natin yung spiritual nating tenga upang sa ganun, ma-absorb natin yung talagang mensahe ni Lord. So, balikan po natin kanina yung gospel, no? Yan, no? Diba sabi nga ni Jesus, umalis siya at talagang... kahit saan pumunta ang Panginoong Hesus, sinusundan siya ng mga tao. Amen? Parang sa mundo, kapag ka nabalita ang may faith healer, nakakagaling ng may sakit, eh talagang dudumugin ka. Amen? So, lalo na ang Panginoong Hesus, talagang napapagaling niya lahat ng mga may sakit na lumalapit sa kanya. Pero, hindi lang naman yung sakit eh, na physical ang gustong pagalingin ng Panginoon, kundi yung ano, pagkatapos yung pagalingin is magbabalik loob sa kanya at maglilingkod. Amen po. Kasi, alam naman po natin na sa ating faith bilang Katoliko, is meron tayong iisang Diyos sa tatlong persona. Amen po. So, kailangan, kaya natin ipagtanggol yung ating faith. Di po ba? Na wag nating papakinggan yung iba na sinasabing ay tatlo Diyos nyo. Yung iba pa nga, mga pinakamasakit pa nga, meron pa ngang tao na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, na si Hesus daw ay tao lamang. Amen? Pero sa pasimula pa, nandyan na ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na ng Diyos ang salita, which is ang salita, which is ang Panginoong Hesus. Banilikha ang lahat ng bagay kasama ang Panginoong Hesus. No, sa pasimula pa, nandiyan na ang Panginoong Hesus eh. Hindi lang siya agad ni-reveal ni God the Father, no? Kaya napakaraming pinadala mo ng propeta, hari, diba? Nandiyan din nila, pinadala si Abraham, si Isaac, si Haring David. Ang dami niyang pinadala sa mundo na gagamitin niya para maghayag ng kanyang kapangyarihan, na sabihin na malapit ang paghahari ng Diyos, kaya magbalik loob na tayo. Amen? Kamukha niyan, si Propeta Isaias. Isa niya sa mga propeta na wala pa ang Panginoong Hesus sa bagong tipan, eh sinasabi niya na, narito ang aking lingkod, na ako rin ang humirang. Ang dami kasing hinihirang ang Panginoon eh, ang Diyos Ama eh. Di po ba? Kaya lang, ang dami-dami na niyang pinadala, wala pa rin, nagpapatuloy pa rin ng tao sa kasalanan. Kaya nag-decide na ang ating Ama sa Langit na, eto na, ibibigay ko ng aking buktong na anak. Eto na, sagad na to, todo na to. Di po ba? Kaya ang Panginoong Hesus, kahit na walang bahid kasalanan, ano nangyari? Ipinako pa rin sa krus. Amen? Ipinako pa rin sa krus. Kahit sabihin na natin, anak siya ng Diyos, pero nakita natin kung paano sumunod ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Amen? Kasi lingkod siya ng Ama eh. Kumbaga, naglilingkod ang Panginoong Hesus sa Ama sa Langit. Kaya, nung nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, eh, talagang sabi niya, alam ko na, malapit na ako ipako, no? Pero, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Ganyan dapat tayong mga lingkod. Tayong mga tao, no? Tularan natin ang Panginoong Hesus. Amen po? At ang sabi pa po rito, ito ang Panginoong Hesus na talagang kinalulugdan. Talagang ang banal na Espiritu ay nasa Panginoon. Amen? Mahinahon ang Panginoon, hindi siya nakikipag-away. Talagang, ang pag nagsalita ang Panginoong Hesus, talagang may wisdom. Kahit minsan patalinghaga yung kanya sinasabi, makikita mo sa Panginoong Hesus na mahinahon siya, hindi siya yung, di ba, hindi kamukha natin yung mga tao. Maano tayo, takles tayo kung magsalita, masakit. Pero ang Panginoong Hesus, halimbawa ng salita niya, no? Di ba si Maria Magdalena ay isang makasalanang babae, tinuturing siyang prostitute. Pero sa panahon ni Moises, sabi, kapag ganyan, binabato yan hanggang sa mamatay. Kaya nung inano sa kanya na batuhin na yung babae, kasi nga makasalanan eh,
Anong sabi ng Panginoong Jesus? Mahinahon siya magsalita. Ang sabi niya, o sige, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Doon kay Magdalena. At di ba, walang bumato. Wala, kasi lahat makasalanan at isa-isa silang nagsialis. Amen. Tapos, nilapitan ng Panginoon Jesus si Magdalena. Sabi, pinapatawad na kita sa iyong kasalanan, di po ba? At naglingkod nga si Maria Magdalena. Naging isa siya sa mga alagad. So, marami eh. Ibang klase mangusap ang Panginoon eh. Hindi yung kausap na palaban o yung talagang mahinahon. At makikilala mo at malalaman mo kung ano ibig sabihin ng kanyang pananalita kung pareho kayo ng language. Di po ba? Mahirap makipag-usap sa Panginoon pag iba yung lingwahe mo eh. Yung lingwahe mo pang mundo. Amen? At ano pang sabi ni Propeta Isaias? Hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan hanggang ito'y katarungay mapagtagumpay niya ganap. Ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Kaya nga nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga himala pagpapagaling kasi gusto ng Panginoon magtiwala tayo sa kanya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yun ang gusto ng Lord eh. Amen? Kasi ang foundation ng love is tiwala. Once na nawala na yung tiwala, unti-unti nawawala ang love, nawawala yung pagmamahal, yung pagpaniniwala doon sa tao. Amen. Itong hinirang ng ni Propeta Isaias, na hinirang ng Diyos, ito talaga namang perpekto. Nasa kanya na lahat. Ang good news, kung ano man ang katangian ng Panginoong Jesus, pwede yung matransfer sa ating mga tao. Kaya lang, punta tayo doon sa hashtag palaban. Kasi tayong mga tao, tulad nga ng sinabi ko, nagbigay ng magandang halimbawa ang Panginoong Jesus. Kung paano siya naglingkod sa atin, no? Biro mo tayong makasalanan, pinaglingkuran ng Panginoon. Amen? Pero, nagiging hashtag palaban tayo eh. Amen? Ano ibig ko sabihin dun? Imbis na matularan natin, gayahin natin, mahawa tayo sa mga katangian, nang hinirang na lingkod na ang Panginoong Jesus, baliktad eh. Amen? Andiyan ang Panginoong Jesus para maging hashtag palaban tayo sa mga tukso, sa mga kasalanan. Nandiyan ang Panginoong Jesus para hashtag palaban tayo yung hindi tayo susuko sa buhay. Amen? Kaya lang ang nangyayari, ginagamit ng tao yung hashtag palaban na yan sa sarili niya. Sa pride niya. Amen? Sa pride niya. Kumbaga, masasabi natin na, ano ba yung mga palaban para sa Diyos? Paano ba tayo pinaglaban ng Diyos? Ng Diyos, ibig ko sabihin, ng Panginoong Jesus. Kasi alam naman natin ang ama at ang anak ay iisa. Kung ano ang ama, yun din ang anak. Kung ano yung anak, yun din ang ama. Walang nakakilala sa anak, kundi yung ama, at gayon din, vice versa. Amen? So, bigyan natin ng pagkakaiba. Maging hashtag palaban tayo. At ito ang dapat maging traits ng isang lingkod na hinirang. Kasi nga, tayo, lahat tayo, inaatasan tayo na maging alagad ng Panginoon. Amen? Hindi man ikaw maging preacher, hindi ka man maging pare, yung simpleng, halimbawa, nasa gawain ka, binuhat mo yung silya, halimbawa, merong sama-samang pagpupulong ang inyong community, ikaw yung naatasang magluto, ikaw yung naatasang mamalengke, yun, yung mga ganong simpleng bagay, pagiging alagad na yun, basta ginagawa natin sa kabutihan. Diba? Pero, anong nangyayari? Sa mundong ito, hindi sa makita sa atin yung kababaang loob, sabihin, eh bakit ako magluluto? Bakit ako? No, bakit? May pera ako, may katulong ako, tapos pagdating sa gawain, ako yung tagaluto, ako yung tagalampaso. Di po ba? Hindi ganun ang lingkod na gusto ng Panginoon. Meron po tayo sinasabi na palaban na tao. Amen? Palaban na tao. May mga tao na talagang, kapag alam nilang nasa tama sila, talagang paglalaban yung katwiran. Pero meron namang mga tao na wala na sa lugar yung katwiran, lumalaban pa rin. Pero sa Panginoon, dapat
ipaglaban natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Sabi nga eh, mas mabuti ng mamatay ng lumalaban kesa yung hindi ka lumalaban pero mamamatay ka rin. So ano ibig sabihin nun? Sa mundo, sa spiritual na mundo ng Diyos, kailangan natin ang isang manggagawa o soldier. Para na soldier na matapang. Kasi sa panahon natin ngayon, no, kahit pa sa panahon ni Eva at Adan, eh matagal na na ano tayo eh, merong kalaban. At ang kalaban natin ay spiritual na hindi natin nakikita. Which is ang demonyo. Amen? Nandyan yan, 24 hours a day. Sabi nga, ang demonyo ay parang leon na nag-aabang lang ng perfect timing para tayo ay tuksuhin at makulog sa kasalanan. Ngayon, kung hindi tayo palaban sa tukso, sa demonyo, ano mangyayari sa atin? Paano tayo magpapatuloy na maging lingkod ng Diyos? Amen? Kailangan yung pagiging matapang natin, ilagay natin sa lugar, ilagay natin para sa Panginoon, to glorify God. Amen. Example, no, minsan nakapanood ako ng news. Dalawang sasakyan, nagkagit-gitan, so, yung isa na gasgas niya, yung gilid ng kotse nung kasabay niya. So, anong tendency? Yung nakasakay doon sa isang sasakyan, matapang, palaban. Kasi sinangga siya eh. Diba? Yung isa naman, ano din, matapang din, palaban din. Eh, di nagbabaan silang dalawa. So, ano nangyari? Nagmurahan. Oh, bakit ganyan? Ba't mo ko binangga? Siniksik mo ko? Eh, ganyan, 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 etc. Amen? Yun ang sinasabi ko na minsan, yung pagiging palaban natin, hindi natin nilalagay sa lugar. Sa sitwasyon na yon, anong ginawa ng lalaki? Sa sobrang ilis niya doon sa kanyang nakasangga sa kanya, kumuha siya ng baril. At binaril niya yung lalaki. Hindi po ba? Maiisip natin na kumisa may mga bukso tayo ng damdamin na talagang palaban tayo, pero hindi yun para sa Panginoon. Hindi yun ang lingkod ng Diyos. Amen po? Hindi yun ang lingkod ng Diyos. Napakalabo na maging lingkod ng Diyos yung ganun. So, it's either na kapag nagkaroon ka ng kaaway, kung wala ka at hindi ka lingkod ng Diyos, eh, tatlo lang ang pupuntahan mo pagka nag-aaway kayo. Di po ba? Hospital, kulungan, eh, pinakamasakas na lahat, sementeryo. Amen. Yung pagiging matapang natin, dapat talaga kinokontrol natin. Kasi alam naman natin na kapag nasabi na natin na isang bagay, hindi na natin ito mababawi. Amen. Sa mundo natin ngayon, kahit sabihin natin, high-tech na, isang pindot na lang, modern na, eh, instant na nga lahat eh, pati ang buhay ng tao, instant na. Ay, napaka-ikli na lang ng ibinubuhay ng tao sa mundo. Yung iba, 50 years old pa lang, namamatay na, dahil sa sakit, di po ba? Kumbaga, cashless na tayo, may mga debit card, credit card, which is hindi namang masama, dahil pinapadali yung ating transaction. Kaya lang, kung minsan, matkadalasan, nagagamit din ang fast technology para maging palaban tayo sa mga utos ng Diyos. Amen. Ang Panginoong Jesus pinakita sa mabuting balita na mahinahon, na lagi niyang iniisip na, ay, magpapagaling ako ng mga may sakit. Lagi niyang, hindi yung sarili niya iniisip niya eh. Kasi gusto niya maging lingkod na talagang na ipapakita yung pagmamahal sa mga tao. Amen? So, dapat sa buhay natin, kapag tayo mukha nito, matatapos na naman, hindi naman natin alam kung baka bukas hindi na ibigay ni Lord yung panibagong araw. So, sana mga kapatid, maging palaban tayo sa buhay kasama si Kristo. Yung nilalabanan natin, yung ating mga kasalanan, yung ating mga kahinaan. Amen? Hindi, ang nangyayari kasi ngayon, imbis na lumaban tayo sa tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan, tayo ang naaalipin ng kasalanan.
Yung bang hindi ka na makalaban. Amen. Hindi ka na maging matapang, hindi ka magtapang sa tukso na magdadala sa iyo sa kasalanan. Naku, ano ibig ko sabihin? Yung bang yung feeling mo na nandun na yung bisyo mo, nandun na yung mga masasama mo ugali. Wala, hindi ka makalaban. Kasi feeling mo under ka niya eh. Under ka ng galit mo, under ka ng inggit mo. Di po ba? Yung bang nakaposas ka na sa demonyo na hindi ka makalaban. Bakit? Sapagkat wala sa iyo ang banal na espiritu. At hindi ganun ang lingkod na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Malaya tayo makasamba, malaya tayo makarinig ng salita ng Panginoon. Malaya! Kaso tayo din ang umaalipin sa ating sarili. Ginagamit natin ang ating free will para abusuhin ang kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ang katangian ng isang lingkod, yung masasabi natin, palaban na di sumusuko. Amen? Malalaman natin na tayo eh palaban na lingkod ng Diyos kapag di tayo sumusuko. Diba sabi nga eh, matatapos lang ang paglaban mo sa mga tukso, sa mga kasalanan, pagpantay na yung paa mo sa lupa. Amen? Sabi nga, may naririnig tayo na no retreat, no surrender. Eh kung ikaw yung tipo ng tao na, ay, konting pagsubok lang, suko na, ayaw na. Hindi po ba? Meron namang ibang mananampalatayan, migas kugon. Yung sa umpisa lang magaling, pagdating sa huli, pag napagod na, ay, nilayo ko na. Tandaan natin, ang lingkod na hinirang ay dapat palaban na di sumusuko. Pangalawa, kailangan palaban na masasabi natin, palaban sa kasalanan. Yun nga po yung sinasabi ko na kailangan kapag tayo lingkod ng Diyos, ano na tayo matapang na tayong harapin si Satanas in a way na hindi na niya tayo kayang buwagin yung ating pananampalataya, yung faith, pagiging faithful natin na sa Panginoon na. Amen. Sabi nga po ng sa Biblia, labanan nyo ang tukso. Di po ba? Labanan daw natin. Layuan pa nga natin, sabi eh. Di ba? Ang tukso, hindi po yan niyayakap, sinasalubong. Tinatakbuhan yan, iniiwas. At kamukha ng Panginoong Jesus, di ba? Siya isang lingkod ng Diyos na talaga namang matapang. Hinarap niya ang Diablo doon sa ilang. Tatlong beses siyang tinukso. Pero anong lagi sinasagot ng Panginoon? Nasusulat. Lagi niyang binabato si Satanas ng Word of God. So kailangan ganun din tayo. Ang isang mabuting lingkod ay palaban sa kasalanan. Hindi nagpapaalipin sa kasalanan. Alam mong masama sa katawan ng sigarilyo, palaban ka sa kasalanan. Kasalanan yan eh, sinisira mong katawang lupa mo eh, na dapat panahanan ng Holy Spirit. Amen? Kailangan palaban ka. Diyas sa galit mo, magpatawad ka. Labanan mo, huwag ka magpaalipin. Di po ba? Itong bibig natin na to, ginagamit natin to dapat to praise God. Kasi sabi nga sa Bible, ang ating dila ay parang palito ng posporo. Di po ba yung palito ng posporo, kapag sindihan mo yon at inilagay mo sa bukid, kaya niyang sunugin lahat ng bukid. Kahit sa bahay lang, kapiranggot na apoy ng posporo, idikit mo sa kurtina, kaya niyang sunugin ang buong bahay mo. Kaya niyang sumunog ng buong mall. Kapirasong ano lang yun, ha? Posporo, palito. Ano po ibig sabihin ng message ng Panginoon? Na tayong mga tao, nagiging palaban tayo sa walang tamang lugar. Amen? Tandaan natin, once na nasabi na natin, nagamit na natin yung dila natin, pag bitaw na tayo ng masakit na salita sa ating kapwa, hindi na natin mababawi yan. Sabi nga, yung 10 taong pagkakaibigan nyo, isang pagkakamali lang pwedeng mawasak yan. Gayahin natin ang Panginoon sa mabuting balita. Anong sabi? Mahinahon. Na? Hindi siya nakikipagtalo kung mangusap. Amen. Meron nga tayo sinasabing, wala namang hindi madadaan sa magandang usapan.
Totoo yun. Kasi kung painalin natin ang init ng ulo, eh talaga magpapatayang kayo. Sabi nga eh, kung mainit ang ulo ng isa, tumahimik ka muna. Ganun ang lingkod ng Diyos. Hindi pala ba na, minumura mo ka, mumurahin din kita. Hindi ganung klase. Hindi klaseng ganung katapangan. Pagiging palaban na lingkod. Hindi ganun. Kasi magkaiba ang mundo ng Diyos at mundo ng tao. Sobrang magkaiba eh. Di po ba? Ang sabi ng salita ng Panginoon, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Ibig sabihin nun, talunin mo ng mabuti ang masama. Huwag kang padadaig sa masama. Amen? Kumbaga, masasabi natin na kailangan maging hashtag palaban tayo sa kasalanan. Pangatlo, hashtag palaban hanggang kamatayan. Amen? Hashtag palaban hanggang kamatayan. Yun nga, kailangan lumalaban tayo para tayo makaiwas sa mga kasalanan hanggang kamatayan na yan. Kasi, naniniwala tayo na pag namatay tayo, yung katawang lupa lang natin ang mabubulok, pero yung ating espiritu, ang ating kaluluwa, haharap yan sa Diyos sa Judgment Day. Amen? Kaso, paano kung makita ni Lord na, itong taong to, palaban to eh. Pero ibang klaseng palaban, pumapatay, nagnanakaw, nagmumura. Pero kung makita ng Panginoon, ito na nabuhay to, palaban to, pinaglalaban ako. Amen? Listen. Ang gusto ng Panginoon, ipaglaban natin siya. Amen? Yung bang tipo na, halimbawa, empleyado ka ng gobyerno, hahawak mo pera, department mo pera, pero ipinaglalaban mo ang Panginoon, hindi ako mangungiging corrupt. Diba? Bukod sa pinaglalaban mo yung karangalan, dignidad, pinaglalaban mo yun, ginagawa mo, gumawa ng mabuti, kahit malit lang yung sweldo mo, kahit alam mo na marami kang malilimpak na pera sa pangungurakot, pero naging palabang ka sa pagsuko sa Panginoon. Para hindi mo magawa yung pagkakasala na yun. Para maging mabuti kang hinirang ng Diyos. Amen? Kaya dapat lamang na lagi nating isipin sa ating buhay, hanggang saan ba ako lalaban sa Panginoon? Ang kaso, sinasagad-sagad natin ang pasensya ng Panginoon. Yung mga tipong pag walang-wala ka na, tsaka ka susuko. Pag walang-wala ka na, tsaka ka mananalangin. Diba? Total surrendering ang gusto ng Panginoon. Yung bang tipong pag lumapit ka sa Panginoon, wala ka ng lakas para sa kasalanan. Kasi humihingi ka na sa Kanya ng power of love, kapangyarihan ng yung talagang mapaglalabanan natin ng ating mga kahinaan. Amen? Kumbaga, sa buhay natin ngayon, sa buhay natin ngayon, sa hirap ng buhay ngayon na nag-pandemic, na maraming nawala ng trabaho, mga business na nagsara, talagang masasabi natin kung hindi ka lalaban, hindi ka asenso, hindi ka magtatagumpay. Diba sabi nga try until you succeed. Amen? Hashtag palaban. Hashtag palaban upang sa ganun, ang lingkod ng Diyos, patuloy na maglingkod, patuloy na manampalataya. Kunin ang karakter ng Panginoong Yesus, maging Christ-like. Di po ba? Mga katangian ng Panginoon? Nagpapatawad. Tayo, nagpapatawad ba? Hindi, palaban tayo. Kasi, yung hashtag palaban na yan, pride talaga natin ang hinahawakan. Amen? Pride natin. Kailangan talaga maitanim sa isip natin na magkaroon tayo ng desire na maglingkod sa Panginoon. Amen? Iba-iba naman yan eh. Merong ibang tao na may kakayanang tumulong sa kapwa. May mga taong kayang magsalita, maging preacher. May mga taong may kakayanan sa ibang talent nila. No? Marunong silang umawit, kumanta. Ayun nga, umawit naman tayo isang ngayon. Sumayaw. Gamitin nila itong bilang lingkod sa Diyos nang may kababaang loob. Amen. Huwag tayo masyadong matapang, mga kapatid. Maraming namamatay
sa sobrang tapang. Diba? Alam mo naman ng tao, meron tayong tinatawag na bugso ng damdamin. Eh kung nasagad mo na yung tao sa galit, baka mang ano na yan, mangdilim ang paningin. Diba? Baka makalimutan niya kung ano siya. Dalawa lang naman ang paglilingkuran natin sa mundo eh. Diba? Sabi niya, hindi ka makapaglingkod sa dalawang Diyos. Kasi kakamuhay mo yung isa at mamahalin mo isa. Ang pinaglilingkuran natin, mundo, o ang Diyos, si Satanas, o ang Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, maging palaban tayo sa buhay, kasama siya. Hindi natin kayang labanan ang battle, spiritual battle. Spiritual battle naman talaga ang ano natin ngayon eh. Ang sinusuong natin. Amen. Spiritual battle. Kaya kailangan maging lingkod tayo ng Diyos na hindi nagpapatalo. Hindi nagpapatalo. Upang sa ganun eh, patuloy nating mahalin at paglingkuran ng Panginoon. Amen. So sana magkaroon po tayo ng reflection sa mabuting balita sa Saturday Gospel na ang lingkod ng Diyos nagiging palaban pero sa paggawa ng kabutihan. Yung pagiging masyado nating palaban na wala sa lugar, tanggalin na po natin yun. Kasi hindi yun makakatulong sa atin. Amen po. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngala ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Thank you Lord sa mabuting balita na tinatouch mo na kami maging mababa ang kalooban. Lumabang kami sa buhay, Lord. Maganda po yan. Para hindi kami wala ng pag-asa. Pero lagi namin sasabihin sa sarili namin na lumalabang kami kasama ka. The spiritual battle na kinalalagyan namin, Panginoon, ay talaga namang napakahirap. Kasi nandito sa mind namin eh. Dito yung battle ni Satan eh. Na tinutukso kami lagi sa aming mga kahinaan. Lord, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa kagaling yung ibinigay mo kay Sister Consing Viray. Maraming pong salamat in Jesus' name. Patnubayan po siya, pati ang kanyang mga anak. Salamat sa panibagong buhay, pagkakataon na ibinigay mo sa niya, Panginoon. Maraming salamat sapagkat mahal siya na mahal siya ng kanyang mga anak. Kayo hindi pwede nalalagin ko si Sister Mercy Viray, si Brother Jerry Viray, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, mahal sa buhay. Lagi mo po silang pagpalain, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasang pisikal, lalo ng espiritual. Patuloy silang mauhaw sa bawat araw sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming Sister Mercy Viray. In Jesus' name, kung ano po man ang kanyang desire sa kanyang puso, let your will be done, my Lord, sa pamilya niya, sa buhay niya. Ngayon din, Lord, nagpapasalamat ako sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo po sa aking pamilya. Nakatatapos lang ng graduate ang aking pangalawang anak ng senior high school at ngayon papasok na siya ng college. Salamat po sa karunungan, sa katalinuhan. Wala na po akong masabi. And of course, patuloy kang kumilos sa akin, Panginoon. Idinadalangin ko, humihingi po ako ng panalangin niyo na ako'y gabayan ng Panginoon upang habang ako'y nabubuhay, ay gamitin niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. And dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo ng proteksyon ang aming bansa. Dinadanas namin ang kahirapan, pagtaas lahat ng mga bagay. Sana lumabang kami sa buhay na sabihin namin na lahat ng ito ay mapagtatagumpayan namin sa tulong mo, Panginoon. Lumaban kami sa mga depression, maging palaban kami na lumaban sa mga kahinaan namin, Panginoon. Maging kami tunay na lingkod na kamukha mo na hinirang na sa ganun ay hindi kami mawawala sa presensya mo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa lahat. Salamat sa buhay, salamat sa hangin, sa araw. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi mabilang na pagpapasalamat na dapat ginagawa natin bago tayo matulog. Bago pagkagising natin. Amen. Salamat sa buhay. Salamat sa bawat pagtibok ng aming puso. Salamat, Panginoon, na sa mga oras na ito ay kumikilos ka upang makarinig kami ng iyong mabuting magdita. Maraming salamat. Hindi kayang daigin ng anumang pagsubok ang pagpapasalamat namin sa iyo.
ipagpasalamat ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang gusto ng Diyos. Magalak kayong lagi. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Iyan yung mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay buhay sa amin. At maraming marami pong salamat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso at hadyaan mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng mat na anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Wow, di ba? Ako, hindi kompleto ang araw ko kapag ako eh hindi nakakapag-Facebook Live. At nasi-share ko po yung reflection ni God. Amen. Kumbaga, syempre nagkakasala pa rin tayo, pero andun na yung ano eh, vitamins ko eh, daily vitamins ko na salita ng Panginoon. At masarap ipagmalaki. Masarap ipaglaban ang pananampalataya natin bilang mga Katoliko. Masarap lumaban sa buhay pag alam mong kasama mo ang Panginoon. Di po ba? Sa konti pong announcement, sana po, ito pong mabuting balita na napakinggan yung Saturday Gospel ay ma-share nyo sa inyong timeline. Kasi inuutos po sa atin ng Diyos na ipalaganap pang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. So, madali nang mag-click-click, then share lang sa timeline para yung mga Facebook friends makabasa, malay mo may problema yan, magamot ng salita ng Panginoon. Huwag po tayo maging tamad, napakadali na ang pag-share ng mabuting balita. Okay, punta kayo sa YouTube channel ko ng Angelica Dorde. Andun po lahat ng mga nakaraang gospel. Mamili na lang kayo doon kung sinong gusto nyong i-share. O kung maaari lahat i-share nyo. Di po ba, masarap tingnan kasi na ang timeline mo, may salita na, may buhay na salita ng Panginoon. Amen? At meron din po kaming group chat sa The Word of God Everyday Gospel Facebook Live. So, PM nyo lang po ako kung gusto nyong ma-add. Actually, ano na pala eh, parang dalawa na lang yatang slot ang natitira. Napuno na eh. Kasi ang mga GC, I think it's 248 ang laman. Ang pwede maging member. So, kung meron pang natitirang dalawa o isa, pwede nyo nang habulin yun para maging regular kayong sa GC ng The Word of God. And of course, ayan. Ito si Neil Evangelista. Siya po yung kumanta ng kinumpos kong pananalig ko. Amen. Isa din po siyang lingkod ng Diyos. Isa po siyang seminarista na binayaan ng magandang tinig na ginagamit niya para sa kapurihan ng Panginoon. Sana po mag-bisita kayo sa kanyang YouTube channel. Type niyo lang Neil Evangelista. At marami po siya ng mga awitin para sa Panginoon. Ma? Umahanga ako sa taong to eh, kaboses ni ano eh. Pag pumipigit yung mata ko, medyo kaboses ni Ogi Alcacid eh, o kaya ni sino ba yon? Kalimutan ko yung pangalan. Anak ni ano, Basil Valdez ba yon? Basta kagalang ganun yung boses niya, may pagka Ogi Alcacid, may pagka Jano Gibbs, ayun. Nahuli ko rin no. So, sana po i-subscribe niyo din siya sa kanyang channel. Ginagamit niya ang kanyang tinig to glorify God. Amen. At sana dalangin ko na makatapos siya pagiging seminarista niya at maging pari na siya. Di po ba? Kanyang-kanyang gift naman yan eh. Yan ang kanyang ano eh, pinili. No? Tapos po, yan. Kung meron po kayong prayer request at gusto nyo magpasalamat, di ba? Meron kayong may birthday, may kasal, death anniversary, PM nyo lang po ako at isasama ko po sa closing prayer. Yung mga prayer request po nyo. Di po ba? And of course, ang The Word of God Everyday Gospel Facebook Live ay binubuo ng 24 na iba't ibang preachers. Amen. So, means ganito po kasi yun eh. Kamukha ko, ako lang ngayon. Bukas, may kasama po kong ibang preacher na bibigay sa atin ng reflection for Sunday Gospel. So, palit-palit lang yung ako, ibang preacher. So, 24 po yan sa iba't ibang community. Isa sa mga community ang Kalap.
or Catholic Lay Preachers of the Philippines, which is kasama din ako, member ako ng Kalap. And then sa iba, merong charismatic na group, basta iba-iba. So 24 yun na i-schedule ko na makasama ko sa Facebook Live ng Everyday Gospel. So, everyday talaga, hindi lang ang boses ko maririnig nyo. Meron din po iba. And of course, nag-start po ang The Word of God Everyday Facebook Live noong August 5, 2019. Amen. And, meron po tayong mga spiritual advisors, kabuka ng isang pare, at saka yung mga talagang matatagal na sa gawain, no? At sa August 5 po, 2022, Friday, 8 o'clock in the evening, 3rd year anniversary po ng The Word of God. So, inibitahan ko po kayo na sumali. At ang ating pong guest preacher ay si Brother Ding Alban ng Kalap din po. And of course, konting papremyo habang sa araw na yon o sa gabing yon, mag-join kayo ng Facebook Live ko from beginning to end. At maghintay po kayo sa aking trivia question. Kung sino po mo yung makakakuha ng tamang sagot, paunahan na lang po ng pag-PM sa akin. At kung sino po yung manalo, magkakaroon po ng 500 pesos na GCash. Isa lang po yan sa way ng pagpapasalamat natin. At hanggang ngayon, nandito pa rin po ang The Word of God. Yon. So, bago ko po i-end ang Facebook Live ko po is, meron po tayong question for today's gospel. Bago po kayo matulog, itanong niyo po yung sarili niyo, ako ba ay tapat na lingkod ng Panginoon? Paano ba ako lumalaban sa buhay? According ba sa kakayanan ko? Or according sa binibigay sa akin na patnubay ng Panginoon? Amen? Tayo ba ay naging lingkod na? O lingkod na ba tayo ngayon ng Panginoon? Amen? So, yun, yung mga ilang katanungan lang na pwede nyong pagbasihan sa reflection nyo First Saturday Gospel. At bukas po kung ipagkakaloob ang July 17, 2022, Sunday Gospel naman po ang ating pagnanilayan. At ang makakasama natin ay si Sister Teresita Magtira de Guzman. Mula po siya sa Kenosis Catholic Charismatic Community. So, nag-guest ko na rin to ng maraming beses eh. At maganda rin siya magbigay ng reflection. Sana po bukas, alas 8 ng gabi, ay makasama natin siya at gamitin ng Panginoon para sa Sunday Gospel. Ayun. So, closing song. Kung pansin niyo, wala akong ngayon, tag dito. Wala akong music. Parang dinala lahat ng mga kasama ko yung yung cellphone ko. Kaya yung nagagamit ko lang ngayon, cellphone. Laptop ko, tsaka yung isang cellphone. So, tawag dito, maghanap tayo. Pero ganun pa man, maghanap tayo ng ng closing song. Kasi total naman, paglilingkod ang natin, yung lingkod na palaban sa buhay, hindi yung lingkod na yung dumalaban para sa sarili lang, hindi para sa Lord. Kailangan dumalaban tayo kasama ang Panginoon. Amen. So, lingkod ka, lingkod ako. At kung sakaling lingkod na tayo, wag na natin pabayaan. Kasi masarap magtrabaho sa ubasan ng Diyos. Amen. Masarap talaga. Kailangan lang talaga natin patuloy na magbigay ng oras sa Panginoon. Kasi wala naman talagang kalugi-lugi eh. Amen. Saka panggamin ko muna. Nag-aano ko lang music eh. Wala naman po talagang kalugi-lugi kapag tayo po ay nasa Panginoon. Kasi lahat yan mag-aani. Aani tayo at sigurado yan. Kung tayo naglingkod sa Panginoon, pinaglaban natin ang ating pananampalataya, ipinaglaban natin ang Panginoon, lahat yan, may gantimpala yan sa Panginoon. Kasi hindi naman po nagsisimuling ang Lord eh. Dapat lang, ang kailangan lang talaga is kababa ang loob. Kasi yung iba nahihiya silang maglingkod, yung iba, makikita mo niya, nahihiya silang mag-praise and worship. Kung kinakahiya natin ng Panginoon, darating din ang time na ikahihiya din tayo ng Panginoon. Amen po. Maglingkod tayo ng tapat. Maglingkod tayo na palaban sa mga kasalanan. Kasi yun po yung gusto ni Lord eh. Amen. Yun po yung gusto ng Panginoon. So, sana po i-bless tayo ng Lord at lagi nating isipin na kung hindi dahil sa Panginoon,
wala tayong mapapala. Okay? Ito na po yung closing song. So, maraming pong salamat. Pagpalain tayo ng Diyos. Huwag niyo natin po kakalimutan na Okay, teka, tanggalin natin to. Huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Diyos bago po tayo matulog upang sa ganun lagi natin maisipin na kaya tayo binigyan ng panibagong araw dahil po sa habag. Sa habag po ng ating Panginoon. Kaya, sana isipin natin lagi na pangarapin natin na maging lingkod ng Diyos sapagkat walang kalugi-lugi. Ang talagang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay una, ay upang siya'y pagsilbihan. Amen po. Maraming marami pong salamat and to God be the glory.